Di ko sure nang eh. Si Jerry, nakikipagbalikan kasi siya ngayon eh. Bryce, ano ba ako sa'yo? Newfound friend. So, anong dapat kong gawin? Kausapin mo. Balikan mo. Di ko maintindihan, bakit mo sinabi yun? That's the stupidest advice you could give to someone. Sipin mo ah, pinagtulakan mo siya makipagbalikan sa ex-boyfriend niya. Eh kung ano man, siguro kontento na din ako kung ano meron sa amin ni Angki. Kung friends, difference lang. Ang tanong, kontento ka ba talaga? At ba kasi ayaw mo na lang umamin? So tingin mo ba, madali lang umamin? Sasabihin mo lang gusto kita, tapos kaibigan mo pa? Ayoko lang kasi magkasiraan kami kasi nagkaaminan. Anak, hindi ka tumupad sa usapan natin. Anong usapan, ma? Anak, nasa na yung babaeng ipapakilala mo sa akin? Wala pa, ma. Anak, time is up. Kailangan mo nang bigyan ng chance si Chilian. Makikipag-date ka na sa kanya. Kailangan magkakagustuhan tayo dahil kung hindi, babawiin ni Dad ang share niya sa Veggie Boy Company ninyo! Huwag kang mag-alala, matatapos din ito. Ha? Enjoy! Matotoo bang palugi na ang Veggie Boy? Nandito tayo lahat ngayon para saksihan ang kasalang Chilian! Walang matutuloy na kasal! Kasi hindi kita gusto, Chilian, at never kita magugustuhan! Salamat! Angge! 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 Bryce! Anong ginagawa mo dito? Ba't ganyan yung suot mo? Long story. Andito ako, Angge, kasi... Sino siya? Jerry, si Bryce. Siya yung kinukwento ko sa'yo na yung virtual wingman at date. Jerry, si Bryce. It's nice to see you, bro. I heard a lot of good things about you. Sana naman eh, natulungan ka rin ang guest sa mga date mo. Oh, si Bossing pala to eh. Bossing! Paso ko, Bossing! Kuya, kuya. Ito naman, mga kuya naman. Magkakaedad lang tayo dito eh. Ge, ba't yung papapasukin tong bisita mo? Yung manliligaw mo, pinapasok mo. Ito hindi, baka mamaya isipin niya may pinapanigang ka. Pasok ka, Bryce! Sige, Bryce, pasok ka. Oo, okay lang yan. Tara, sige, sige. Okay lang? Oo naman. Basta ka, long time ah. Gulang. Sige, sige ko. Huwag kang maya. Okay, para kay Bryce at para sa akin, juice. So yung kasal, yun dapat dun sa obsessed na girl dun sa ospital? Yun yung tinakasan mo? Ano yun? Bigla ang arranged marriage. Eh, pati si mama hindi umagree. Kasi dapat date lang yun eh, tapos biglang may dumating na pare. Ayos ah, ngayon lang ako nakarinig ng runaway groom. Kasi ang naririnig ko lang, runaway boyfriend eh. Ba? Kuya, baka may kailangan kang gawin sa kwarto. Kaya gusto mo muna magpahinga. Iwan mo muna kami. Hindi, okay ako dito. Okay. Ayos lang ako. Hindi kita iwanan, walang iwanan. Okay lang ako dito kasama yung ex mo at saka itong si Bryce. Okay ako dito, hindi kita iwan. Walang iwanan tayo, di ba? Solid tayo eh. Parang ano lang to, nung na-hospital ka, tapos di ako umalis, di ba, binantayan kita. Kasi gusto kong makita yung paggaling mo. Hindi ako nawala eh. Di tulad ng ibang tao dyan.
Alam mo, tama ka, kuya, no? Ganyan din ako sa sister ko, eh. Ah, talaga? Overprotective din. Ah, sa sister mo. Eh, sa girlfriend mo, parang hindi, eh. No? Ah, Bryce, pwede to sa vegan. Gusto mo? Kuya, gusto ko kasi tama sana yung mga kamalian ko noon. Lumipad ako ng Singapore to get a high-paying job, pero I realized na hindi pala kumpleto buhay ko pag wala si Angge. Late ko na rin nalaman yung tungkol sa toxoplasmosis niya. Nag-deactivate kasi siya ng mga social media accounts niya ng mga time rin, kaya I have no way to find out. Guilty nga ako, eh, kasi ako yung nagbigay sa kanya ng pusa na dahilan ng kanyang brain infection. Affected ako, kuya. Kaya kung bibigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon, eh, hindi ko na talaga siya iiwan tuwing magkakasakit siya muli. Diba, love, we made a promise. Destiny is a bridge, and we need to build it together. With the one we love. Kaya, I'm here para to pa rin yun. Believe me, love. I wanna make things right. Thank you nga pala, bro, for keeping her company. I super appreciate it. Pero lumayo ka. Lumayo ka sa kanya. Huwag kong lalapit sa kanya. Sa akin lang siya. Tandaan mo yan. Bryce, okay ka lang ba? Magkakagustuhan tayo dahil kung hindi, babawiin ni Dad ang share niya sa Veggie Boy company ninyo. At yun ang dahilan para malugi kayo. Malugi ang kumpanya ninyo. Matotoo bang palugi na ang Veggie Boy? Ha? Maano? Babalik na namin ang share sa kumpanya. At tandaan mo, hindi mo pwedeng gawin to sa anak ko hanggat nandito ako! Naku! Alis ka dyan! Ma? Ay, anak! Hi! I'm so glad you're okay! Ma, chicharong ba yung kinakain niyo? Ano to, anak? Vegan chicharon. Makakala ko pure vegan ka like Dad. Hindi ka pa takot sa allergy? Anak, pamisa-misa lang naman ako nag-chicharon. Tsaka wala naman akong allergy ng katulad sa Dad mo. And, ganun talaga ako, anak. Pag nai-stress ako, ito talaga yung stress reliever ko, anak. Worried lang ako sa business natin, anak. Kaya, pagbigyan mo na si Mama. Ma, totoo bang palugi na ang Veggie Boy? Yes, anak. Kaya nga pinupush ko sa'yo si Chili Ann, eh. At saka, para na rin sa ikakabuti natin. Gusto ko lang sanang mapagpatuloy yung partnership ng business natin sa pamilya nila. I can't imagine kung anong mangyayari sa Veggie Boy. Paano kung mawawala na si Mama? Paano ka na? Ma, huwag ka mag-alala. Pagtutulungan natin makabangon ng Veggie Boy. Dahil ito ang pinaka-importante yung pinamana sa atin ni Papa. With or without Chili Ann, makakasurvive tayo. Anak,
Nung naramdaman ko kasi, anak, na parang kukontrolin ni Chilean ang buhay mo, naisip ko, you don't deserve that. You have your own life to live. You have your own choices to make. Kaya, ang dami kong na-realize, anak. Sorry, anak, for being a controlling mom. Nahihiya ako sa'yo. I'm really sorry. Sorry, anak. Okay lang. Sorry, anak. Ma, okay lang, okay? Sorry. Matapos na yun, ma. Sorry, matapos. Ma, tama, tama na, tahan na. Okay na, okay na. Anak, kasi na may napicturean si Yaya Aimee, eh, sino ba yung babae dun sa litrato na kasama mo? Hindi mo man lang siya pinapakilala sa akin. Ama, kaibigan ko lang yun. Love you, ma. I love you too, anak. Ayan ka na naman eh. Problemadong problemado ka sa nagbabalik na ex ni Angge. I'm asking for advice. Hindi yung sinisisi mo pa sa akin pagkakamali ko. Hoy! Hindi kita sinisisi ha. Pinapamukha ko lang sa'yo na mali ka. Ang pinagkaiba nun? Look, kung niligawan mo siya nung unang beses pa lang kayo nagkakilala, eh di sana nalaman mo kung may chance talaga kayo. Hindi yung nasingitan ka. Yan tuloy. Problemado ka. Eh, ano nga gagawin ko? Ano next move ko? Ligawan mo? Ano ka ba? May tsura ka naman. Pareho kayo may pera. Tapatan mo. Shower her with gifts. Gifts. Hi. Gifts. Hi. Ano to? Eh, regalo ko sa'yo. Regalo? Oops. Uy! Ano ka ba? Tapos sa birthday natin. Ano ka dyan? Extension! Ayaw mo ba? Uy! Teka lang! Extension, extension ka! Giveaway to, no? Pira to nung ano, Christmas party. Anong giveaway? Binili ko yun dyan sa labas o dun sa may Changi. Nakita na ako, tapos ikaw yung una kong naisip na pagbigyan. Ayaw mo ba? Akin nga bibigay ko ng price. Uy! Malas, malas, malas pabinawi. Ano ka ba? Tsaka... Yeah, cute siya. Thank you. Uy! Hello! Cute. Ano? Ano problema nito? Ang ko dyan. Mahina. Sumaki. Thank you. Uy, nalalagyan ng crumbs, so... Bryce, ano tong pinadeliver mo? Buksan mo para malaman mo. Okay. Teddy bear! For our friendship. Di ba ganon? Ano lang yan, token of appreciation. Salamat, ah. Hey, Angge! Oh! Surprise! Bumisita rin si Jerry, oh. Tignan mo, may pa-teddy bear din. Hi, bro. What's up? Gusto mo ba? Oo, nagustuhan ko. Bakit na kahit sa'yo? Actually, nakita ko kanina yan. Sobrang cute. Parang, talaga? Ikaw talaga yun. Nalalakit. Ah, sige. Baka nakadistorbo na sa inyo. Ah, hindi. Hindi ka naman nakaka-istorbo. Sige lang. Mamaya na lang. Ang pangit naman teddy bear na yun. Malaki lang naman yun. Sa akin. Maliit. Pero mas cute na may sa akin eh. Oh, sinundo ka niya. Tapos pumunta kayo sa bahay niya. Anong ginawa niyo dun? Na-miss raw ako ng family niya, kaya ayun, nag-request ng bisita. Pinaglutuan pa nga ako ng mama niya ng kalderetang bakay. Alam mo, sobrang sarap nung niluto niyang kaldereta. Complete recipe.
May garbanzo, may cheese, tapos ang creamy-creamy pa. Perfect, Caldereta. Oh, tapos? Siyempre, after mag-lunch, nagkwentuhan kami, tapos nagkaroke, pero wala namang inuman. Kasiyahan lang din kasi na-miss ko rin yung family niya. Actually, masaya ka bonding niyo mga yun. Eto, tingnan mo. Based nga sa kwento mo, parang happy family nga sila. Masaya kasama yung family niya. Uy, ano, minsan sama ka naman sa amin ni Jerry para mas makilala mo siya lalo. Busog ka ba? Bundat. That's you. Paano naman kasi ang tako mo naman kasi? Nakatatlong extra rice ka yata eh. Saan ba napupunta yung kinakain mo? At parang may extra stomach ka dyan? Wala. Meron naman akong sawa dito sa tiyan ko eh. Ikaw, Bryce. Solve ka ba? Oo! Ang sarap talaga ng tofu sisig dito, no? Eh bakit parang konti lang naman yata yung bawas ng pagkain mo? Ano may dumi yata sa ano mo? Bakit? May sisig ka. Ha? Ay, ako pala yan, sorry. Uhugas muna ako, ha? Bro, salamat nga pala at nakasama ka ngayon. Alam mo, Jerry, kinig ka. Huwag ka nang umiksena. Past ka na eh. Ako yung present. Tsaka kung di mo alam, platinum ako. Ayon ka lang. Alam mo yun? Ayon ka lang. Ayon! 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 Hindi! Ayon! Hindi! Ang pangit ng porma mo para kang lolo. Yung rilo mo peke. Ang pangit ng buhok mo. Ayon ka lang! Ayon! Oo! Malakas sa akin si Angge eh. Tsaka... Minsan lang naman mag-aya yan. Jerry, kayo na ba? Ah, di pa naman. Pero, papunta na rin yun dun. Jerry, kung ano man ang mangyari, pakialagaan na lang siya. Importante kasi sa akin si Angge. As a friend. Tapos na ako magugas. Tara na. Bumay na ba? Hindi pa yata eh. Ito. Ano, bro. Ako na. Kami naman nag-invite sa'yo. Ako na bahala. Waiter! Seat. Alam mo, na-miss ka agad yung mama eh. Bisita ka naman sa akin mamaya. Gusto mo ba? Sige. Oo, nagsiselos ako. Pero walang ibang dapat sisihin kung ba't ako na friendzone. Kundi ako rin. So, anong dapat kong gawin? Siguro... kausapin mo. Balikan mo. Nagpatalo? Hindi. Mas nagpaubaya ako. Ano ba naman kasi ang laban ko sa pinagsamahan nila? Ako? Isang friend na nakilala lang online. Pero di ba, Bryce, okay naman to? Okay lang maging friends, di ba? Di ba? Hanggang doon na lang. Okay. Di talaga pwede magselos. Uy! Genski! Ba't parang napaaga ka? Mamaya pa! Eh, siyempre. Gusto kong mag-prepare para sa despedida ni Ketch. Eh, sige. Ato. Uy. Mga lights. Pernalya kompleto yan. Yo. Ito nga, alis na talaga si Ketch, no? Di ka ba nalulungkot, Bryce? Eh, siyempre nalulungkot ako. Tagal natin kaibigan yun, eh. Pero, ganun talaga. Wala tayong magagawa, kundi supportahan siya. Uy, okay ba itong damit ko? Tsaka yung ayos ko. Okay naman, pero... Hindi ko lang mag-gets kung ba't ayos na ayos ka, eh. Nasa bahay ko lang naman. Tignan mo nga ito, suot ko. Ito nga lang susuotin ko mamaya, eh. Eh, wala lang. Siyempre, gusto kong gawing special to para kay Ketch, no? For maging unforgettable naman.
Oh, sige. Di gawin na yun. Halika na. Halika na. Jason, huwag mo. Ibabagsak yan, ha? Meron dyan mga dibaterya. Kailangan natin yan. Cheers! Cheers! Grabe, nalungkot naman ng cheers ito! Uy, Bryce! Salamat sa padespedida, ha? Pero alam nyo, na-realize ko, wala. Ito na yung last time na makakompleto tayong tatlo. Lo, ano ko ba? Huwag ka nga dyan. Para mawalang internet, pwede naman tayo mag-video call araw-araw. Tapos pwede rin tayo mag-usap pa nag-online games tayo. Parang wala lang. Parang andiyan ka pa rin. Diba, Gens? Pero iba pa rin yung kompleto. Yung... Ito na ba yung huling araw na magkakasama tayo? Tulungan! Parang mo naman pinatay na ako! Kung ba to? Pero seryoso, ha? Mamimiss ko kayong dalawa. Tsaka, Bryce, tagaan mo to. Kasi, endangered species yan, eh. Kahit ganyan yung ugali, minsan ano, special yan. Ba? Ako bahala dyan, promise. You. Di na ba talaga mapipigilan yung pagmamigrate mo sa US? I mean, kahit magstay ka lang ng mga 3 years pa. Hindi kasi ako prepared eh. Hindi ako sanay na hindi kakasama ng tatlong beses sa isang linggo. Alam nyo, sinubukan ko naman, kinausap ko si Mama, kaso wala eh, nakaset na talaga. Pero, honestly, iniisip ko na lang, para siyang video game. Tapos, lumevel up yung character ko. Bagong stage, bagong environment, bagong home, new friends, pero... Kayo pa rin best friends ko! Tama naman! Baka naman, pagpalit mo kami sa mga Amerikano. Grabe siya, hindi oh! Cheers! Cheers! Ay, cheers. Wala ka na ba talagang ibang rason para magstay? Yan naman. Pahirapan mo naman ako eh. Sakit naman para sa akin to. Bakit? Mas masakit para sa akin itong catch. Kasi mahal kita matagal na. Sundan mo! Sundan mo! Teka. Pero... Lagi mo akong nire-reject sa tuwing nilalambing kita. Tapos... Kapag usapang love, iniiba mo yung topic. Iniiwasan mo. Oo nga. Tanga ko nga. I keep on pushing you away. Alam ko, natitake for granted na kita. Pero, catch, nung nalaman ko na naaalis ka na, akala ko hindi ako ma-affect. Pero sobra akong nalulungkot. Takot ako na masira ko to pag inamin ko sa'yo kung ano yung nararamdaman ko. Baka masira ko yung friendship natin. O kaya hindi ko alam kung ano magiging reaction mo. O kaya baka ma-reject mo lang na. Okay na. Nasabi ko na. Sorry. Sorry. Kailangan ko pa rin umalis.
Pero gusto kong malaman mo na nung una pa lang kitang makita. Gustong gusto na kita. Ito, jojowahin, tutupahin. Hindi, sasapakin ko to. Ay, kare. Ba't di na lang kaya maging kayo? Feel ko mag-go. Cute! I love it, Kitch! Ang ganda! Thank you, ha? Tamat. Welcome. Wala. Natatakot akong sumugal. Hindi ko kayang isugal yung pagkakaibigan natin. Natakot akong ma-reject. Pero again, gustong-gusto kita. Mahal kita? Matagal na. Sana meron rin akong ganong katapangan nang masabi ko rin ang nararamdaman ko tulad ni Genski. Kung sakali mang maamin ko na sa kanya, meron din kaya akong sagot na makukuha tulad ng kay Ketch. Magiging mabait rin kaya ang kapalaran sa akin? Universe, baka naman. Hello, Angge. Kumusta? Hi, Bri. Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka? Napatawag ka. Okay lang naman ako. Angge, may sasabihin ako sa'yo. Ako rin. Kami na ni Jerry. Handa akong gawin lahat-lahat ng gusto mo. Handa akong ialay ang aking buhay. Para lang sa'yo.